Magandang umaga po sa ating lahat. Sige, maaari muna po tayong umupo. Today we are remembering the life of Pastor Aris and how his life had an impact sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. And I think it's also timely na we continue with what we are studying this month. And if you remember, ang ating topic po for this month is being rooted in stewardship. And I think for the past days na inaalala natin kung paanong ginamit ng Panginoon yung buhay ni Pastor Aris at kung paanong inialay niya yung kanyang buhay para sa gawain ng Panginoon, ito po ay isang paalala na tayo po ay katiwala lang po ng lahat ng bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Nung unang linggo po, ating pinaalala sa atin na tayo po ay katiwala lamang po nung lupang katawan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na darating po yung panahon, kagaya po ni Pastor Aris, na tayo pong lahat ay babalik sa Panginoon, kaya nararapat lamang na maging mabuting katiwala po tayo sa ating lupang katawan. Last week, I think you've discussed about being a good steward of your time. Is that time or talents? Talents, yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Iba't ibang talento po yung binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At isa sa naging consistent na narinig ko na ibinigay na gift ng Panginoon kay Pastor Aris, yung pagiging encourager niya. At na nakita po natin kung paano ginamit po siya ng Panginoon upang magbigay saya, magbigay encouragement sa atin po sa mga panahon na tayo po ay nalulugmok o tayo po ay nalulungkot. But at this time, we will look at the scriptures once again, and today, we will look at how to be stewards of our treasures. Paano po ba tayo magiging katiwala ng yaman o na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos? At yung passage na ating pong titingnan sa oras na ito ay makikita sa Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Sa libro po ng Kawikaan, chapter 3 verses 9 to 10. Can you open your Bibles with me? At basahin po natin yung talatang ating pag-aaralan sa umagang ito. Kung nahanap na po natin lahat, naanyahan ko po ang lahat muli na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Again, it's from Proverbs chapter 3 verses 9 up to 10. Babasahin ko po sa NIV. Ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Manalangin po tayo saglit. Panginoon, kami po ay nagagalak. Bagamat marami po sa amin ay nalulungkot dahil amin pong mami-miss yung presensya po ni Pastor Aris. Kami po ay patuloy na nagdiriwang dahil alam po namin na kasama po namin kayo at ang presensya po ninyo ang nananahan po sa kalagitnaan ng lugar na ito. Dalangin po namin na patuloy niyo po kaming kausapin at baguhin sa pamamagitan ng inyong salita. Iniaalay po namin yung kabuuan ng aming pag-aaral at maging yung kabuuan ng aming pananambahan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Maaari na po tayong umupo. So yung ating talata po ay makikita sa libro ng Proverbs. If you would remember, Proverbs is a collection. Ito po ay collection ng katuruan ni Solomon para sa kanyang anak na lalaki. Kung saan itinuturo ni Solomon sa kanyang anak kung papaano mamuhay ng isang buhay na karapat dapat sa Panginoon Diyos. Sa atin na nakabasa na po ng buong Book of Proverbs, maalala po natin na sa chapter 2, makikita natin si Solomon ay nagtuturo sa kanyang anak bilang isang tatay. At hinihimok niya, ine-encourage niya yung kanyang anak, una, na maging masigasig sa paghahanap ng karunungan. To diligently seek after wisdom. Yun lagi yung itinuro ni Solomon sa kanyang anak. Naalala po natin nung kinausap ng Panginoon si Solomon at tinanong ng Panginoon si Solomon kung ano yung nais ni Solomon na hingin sa Panginoon, ang hiningi ni Solomon ay bigyan siya ng wisdom. At yun yung ipinasa niya sa kanyang anak. At makikita rin natin sa Proverbs chapter 2 yung benepisyo, yung benefits of diligently seeking after wisdom. And that is what God wants for us even today. And dun po sa chapter 3, kung saan matatagpuan yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito, we find Solomon imparting wisdom. Nagbibigay po si Solomon ng karunungan o payo sa kanyang anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng anim na susi kung paano magkaroon ng maayos na buhay. 6 keys to a good life. At titignan po natin yung isa
sa mga susi na ito upang tayo po ay magkaroon ng magandang buhay. Maalala po natin, marahil ilan sa inyo, ito po yung mga memory verse na naalala nyo, yung Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, matatagpuan po sa chapter na ito, to trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Napakalandang paalala po. At naniniwala po ako, yung pag-aaralan po natin sa oras na ito ay hindi lamang po payo na ibinigay ni Solomon sa kanyang anak noong panahon na yon. Naniniwala po ako na yung payong ito na ating pag-aaralan sa oras na ito ay payo na dapat natin mapakinggan at payo na dapat nating sundin bilang mga anak ng Diyos sa mga panahong ito. Kung kaya sa umagang ito, titingnan po natin yung tatlong bagay. Makikita po natin sa loob ng ating bulletin yung tatlong bagay ng ating titingnan sa oras na ito based sa talatang ating pag-aaralan. We will consider the principle, the promises, and the purpose of this passage. Okay? So, una, tingnan po natin yung number one, the principle. Ano po ba yung prinsipyo na maari po natin matutunan dito sa talatang ating binabasa sa oras na ito? Balikan po natin yung ating talata. Pwedeng paki-flash sa ating itaas. Proverbs chapter 3, verse 9. Ang sabi doon, panatiliin po natin bukas din yung ating mga Biblia. Sabi po doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. And marami siguro nag-assume na ang ating mensahe po ngayon will focus on tithing or faithful stewardship o pagiging mabuting katiwala sa ating pagbibigay ng yaman sa Panginoon. And I must say that these verses of scripture can certainly apply to stewardship with regards to our finances as far as our giving is concerned. However, naniniwala po ako na yung ugat ng talatang ating pinag-aaralan sa umagang ito would go much deeper than just stewardship when it comes to giving. Ang tinutukoy po dito, hindi lamang po yung pagbibigay ng yaman na meron tayo. Naniniwala po ako na itong talatang ito pwede pong i-apply sa lahat ng areas ng buhay natin bilang mga Kristiyano. So tingnan po natin yung salitang ginamit dito, yung salitang first fruits. Ano po ba yung first fruits? What are first fruits? Sa Tagalog, unang bunga. Diretso eh, tin-translate sa Tagalog na Biblia. Yung term po na first fruits, ito po ay terminolohiyang ng pagsasaka sa panahon ng bayan ng Israel nung unang panahon. Ang tinutukoy po dito, yung unang bahagi nung inani nung isang Israelita nung panahon na yon. At ito po ay ibinibigay, ibinabalik, iniaalay sa Panginoon ng tatlong beses sa isang taon. Alinsunod po doon sa pinakamalaking panahon ng kanilang tag-ani sa loob ng isang taon. At kung ikaw ay isang magsasaka, marahil ito yung tatlong beses sa isang taon na ikaw ay kumita. O yung tatlong beses sa isang taon na parang nagkaroon ka ng paycheck, ng isang cheque kung saan kumita ka doon sa aning kinita mo. So in ancient Israel, this would mean bringing the first fruits of your oil, your wool, yung balahibo ng tupa, o maaring honey, grain or wine, ano man po yung kanilang inani, whatever thing that they have produced, from there, they are to give their first fruits. At kung titingnan po natin yung first fruits, hindi po tinutukoy dito yung dami nung dapat ibalik sa Panginoon. Ang tinutukoy po dito, yung uri ng alay na dapat ibigay natin sa Panginoon. So to give your first fruits is to give, as we would say today, right off the top. Mula dun sa pinakauna, nung anumang meron tayo, nung anumang binigay sa atin ng Panginoon. The concept of tithe, o yung pagbibigay ng ikapo na pinapractice po natin until today, ang tinutukoy po dito, yung amount, yung dami nung ibinabalik natin, iniaalay sa Panginoon. At kaya tinatawag po natin ikapo ito sa Tagalog, dahil ang ibinibigay natin yung ikasampo ng lahat nung ibinigay sa atin ng Panginoon, maaring sa buwan na yon o sa kinsenas na yon. So it's the 10% of the total. But the first fruits, yung terminong first fruits o yung unang bunga, ang tinutukoy po dito yung uri ng regalo, uri ng alay na ibinibigay natin sa Panginoon. That is to say, it answers the question. Sinasagot po nito yung tanong, aling 10% yung ibibigay natin sa Panginoon? Kasi kung meron po tayong kabuuan, ito po yung kinita nyo sa loob ng isang buwan, at hahatiin nyo po ito ng 10 bahagi, yung isang piraso po nun, yun po yung ikapo nyo. Diba? 1/10. So yung first fruits o yung unang bunga, ang tinutukoy doon, alin doon, doon sa 10 bahagi, yung ibibigay mo sa Panginoon. Kasi nung panahon na yun, ang binibigay yung mga ani nila.
So kung iipunin nila lahat ng ani nila, hahati nila sa sampo, meron silang option kung alin ibahagi doon yung ibibigay nila sa Panginoon. Pwedeng yung ikasampo ng pinakapangit. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon, ang nais niya na ibalik natin sa Kanya, yung first fruit. At yun yung pinakauna. Yung pinakamainam na pwede nating ialay sa Kanya. The principle of first fruits answers the question, which one of these should I give? And the answer is, we should give the first. And we should give the best. That is first fruit. Yung una at yung pinakamainam na anumang yaman na ibinigay natin, binigay ng Panginoon sa atin, yun po yung first fruits. At ito po ay isang biblical pattern of giving. Paraan ng pagbibigay ayon sa salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nito, ito po ay pagtatanong sa sarili natin, paano ba tayo tinatawag ng Diyos upang sambahin siya sa pamamagitan ng ating yaman? Bago pa man tayo gumawa ng desisyon tungkol sa ating ari-arian at tungkol sa ating kaperahan. Ang ibig sabihin nun, pagbabudget around. Diba? Tayo po ba ay nagbabudget ng ating mga finances? May mga labels po yung ating mga budget. Maaring sa renta, sa pangkain, diba? Pang internet, pang load. Sana may blind item po tayo sa ating budget na ang nakalagay na label doon ay God's glory. Na every time nang bibigyan tayo ng Panginoon ng yaman, merong nakaalat para sa Kanya. At hindi dapat po ito inuusog. Yun po dapat yung una. Diba? Bago pa man natin lagyan ng budget yung bawat line item sa ating expenses, dapat yung kalwalhatian ng Diyos ang ating binibigyang prioridad. So it's the opposite of using money for every other priority and then considering how to honor God with what is left. Kadalasan ganun po tayo. Ginagamit muna po natin lahat ng binigay ng Panginoon sa atin, tapos iisipin natin kung paano natin siya bibigyan ng karangalan doon na lang sa natitira. Yung termino po na ginamit ni Solomon dito po sa verse 9, yung term na first fruits, actually po, ginamit na po yung salitang yon as far back as Exodus chapter 23. Sabi po sa Exodus chapter 23 verse 19, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. At kung babasahin niyo po yung kabuuan ng matandang tipan, ng lumang tipan, lahat po ng alay na ibinabalik sa Panginoon Diyos, dapat po unang bunga. Dapat po first fruits. Hindi lamang po interesado ang Panginoon sa dami. Siya po ay interesado dun sa kung anong uring alay yung binabalik natin sa Kanya. They give their first fruits of their wheat and other grains. Maaring they have given the first fruits of their fruit from trees and vines. The Israelites gave the first fruits of their cattle, sheep, at sabi po ng ilan, and even the first lump of dough na sa mga nagbe-bake, iniaalay nila sa Panginoon Diyos. At interesting po na makikita natin dito sa talata sa Exodus 23, yung dalawang bagay. Una po yung choice. Ano po ba yung pinili ng Diyos na dapat ibalik natin sa Kanya, na ialay natin sa Kanya? Ang nais ng Diyos na ibalik sa Kanya yung first fruits, yung una sa lahat ng una. Hindi po yung pangalawa, hindi po yung tira-tira, hindi po yung latak na lang ng buhay natin, kundi yung una at yung pinakamainam. That is what God chose for us to give Him. And the next thing that is interesting to consider is we are told where our first fruits are to be given. Ang sabi po doon, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God, sa tahanan ng Diyos. At sa panahon ngayon, ito po yung ating iglesia, yung ating simbahan. At sa konteksto po natin bilang isang komunidad, ito po yung KBCF, yung local church natin. At dito po dapat natin ibinibigay, ibinabalik yung first fruits natin sa Panginoon. Kaya ang tanong sa atin, ano may mga first fruits na pwede natin ibigay sa Panginoon? May apat po akong isinulat dito, mga first fruits na pwede natin ibalik sa ating Panginoong Diyos. Una, God desires our first fruits when it comes to our worship. Ibinibigay po natin yung unang bunga sa Panginoon ng ating pagsamba. Nais ng Diyos na ibigay natin ang pinakamainam sa Kanya kapag tayo po ay sumasamba sa loob ng Kanyang tahanan. At kapag tinutukoy po dito yung pagsamba, ang tinutukoy ko po dito yung unang awit na ating kinakanta ng sama-sama.
At yung huling amen na ating sinasambit pagkatapos po nating manalangin. Yung pagsamba po hindi nagsisimula kapag sermon na. Nakakalungkot, marami po sa atin, ang tingin natin, ilang parts lang ng worship service ang para sa Panginoon. Tandaan po natin na nalulugod ang Diyos kapag tayo ay sama-samang umaawit at pumupuri sa Kanya. Worship doesn't start with the preaching, it starts from the very first note that we sing. And I hope na every Sunday, whenever we come here together, na ito po yung prioridad natin, na hindi po lang siya isiniksik dun sa schedule natin sa buong Sunday. Na, o sige, total, lalabas naman kami ng pamilya, dadaan na lang din ako sa church. Hindi po ganun ang pagbibigay ng unang bunga ng ating pagsamba sa Panginoon. Dapat ibigay po natin ng buong buo sa Kanya. Pangalawang first fruits na pwede naman natin ibigay sa Panginoon ay yung first fruits ng ating work, ng ating trabaho. What we do for God, we should do our very best. Kung ikaw ay nagtuturo, you give your best. If you are an engineer, a doctor, an accountant, a call center agent, whatever you are doing right now, ibigay mo sa Diyos yung best. Sabi nga sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Tandaan po natin, anuman po yung responsibilidad na ginagawa natin sa araw-araw. Ito po ay ginagawa natin bilang papuri at pagsamba sa Diyos. At maari po natin ibigay yung unang bunga ng ating pagtatrabaho sa Kanya. Pangatlong unang bunga na pwede natin ibigay sa Panginoon ay yung unang bunga ng ating pagiging saksi or the first fruits when it comes to our witness. At ang tinutukoy po dito, hindi lamang po yung salita na ating sinasambit. Marami po sa atin dito, marahil na-train sa EE. Ako po dito po na-train sa EE. Parang unang taon yata ni Pastor Aris nung in-invite niya akong mag-EE dito. At until now, I can still remember that. Pero I'm not talking just about yung salita na pwede natin sambitin sa ating mga kakilala, kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang tinutukoy ko po dito, yung buhay na ating ipinapakita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nakakalungkot po na marami pong mananampalataya. Marami po sa atin marahil ang hindi kayang magbigay o magkusa ng extra mile para sa Panginoon when it comes to our witness for Christ. Parang hinihintay muna natin na may tumulak sa atin, may mangulit sa atin. Diba? May Pastor Aris na mangungulit sa atin. O, kailan tayo huling nagbahagi ng salita ng Diyos? Dapat nandun po yung ating pagkukusa. And our first fruits with regards to our witness is shown in how we lived our lives. Nakikita po ba sa ating buhay na tayo ay tunay na binago ng Panginoon? Tandaan po natin na ang Diyos ay nabibigay ng karangalan sa ating mga unang bunga, sa ating mga first fruits. Hindi po siya nabibigyan ng karangalan dun sa mga tira-tira na lang ng ating buhay o yung mga latak na lang na pwedeng ibalik sa Kanya. Pang-apat po, God desires our first fruits when it comes to our wealth. And this is our focus this morning, dun sa yaman na meron tayo. Pero bago pa man natin po isipin yung mga practical na paraan, paano ito gagamitin, I want to clarify first what it meant here by wealth. Siguro meron magsasabi, wealth, wala naman ako nun ah. Sino po ba dito mayaman? Kasi tingin natin pag sa yaman, may certain dami ng pera para masabi mong mayaman ka. Pero technically, yung yaman po ay income minus yung expenses mo. Kung ano yung natira, yun yung wealth mo. Yun yung wealth. Iba't ibang yaman po yung binigay sa atin ng Panginoon. Pero kung titingnan natin mabuti yung salita na ginamit sa talatang ito, ang language na ginamit po dito ay yung substance. Yung literal term for the term used here is a person's substance. It means it's the sum total of their assets. Nung panahon po yun, lahat po yun ng kanilang hayop, lahat ng kanilang inaani, at lahat ng kanilang lupa na pagmamayari. Sa panahon natin ngayon, yung assets po natin, kasama po doon yung ating kita. Yung income natin, possessions, ari-arian, savings. Nag-iipon ka ba? Kasama yun sa yaman ay binigay sa'yo ng Panginoon. Yung pension mo, yung retirement. This is part of our wealth. And we are meant to use our wealth, to use our substance, to show that the Lord is the most substantial matter in our lives. Na sa pamamagitan ng ating yaman, ipinapakita natin kung gaano kahalaga ang Diyos sa ating buhay.
Tandaan po natin, we are not to worship wealth. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon upang sambahin yung yaman na meron tayo. Tinawag po tayo ng Panginoon upang sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng anumang yaman na ibinigay Niya sa bawat isa sa atin. Nakakalungkot po na marami po ngayon ang ibinibigay na lang po sa Panginoon o yung inaalay na lang sa Kanya ay kung ano na lang yung natitira sa bulsa. Nais po ng Diyos na ibigay natin sa Kanya yung una, lalong-lalo na sa ating pagbibigay sa Kanya ng ating yaman. Pangalawang bagay na ating pong titingnan, yung promise, yung pangako. May pangako ang Panginoon na binitawan dito sa talatang ating pinag-aaralan. Sabi po sa chapter 10 ng Proverbs chapter 3, "Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine." Okay? So yung talatang pong ito, hindi po ito nagtuturo ng prosperity gospel. Na kapag ginawa mo yung paraan, yung parte mo, yung bahagi mo, ibabalik sa iyo ng Panginoon yung dividendo o yung tubo na inialay mo sa Kanya. Binigyan mo siya ng 1,000, babalik niya ng million-million. Hindi po ganun mag-work ang Panginoon. Rather, it teaches, ang tinuturo po dito, that generally, kung tayo po ay tapat sa pagbibigay ng ating alay sa Panginoon, binibigay natin yung yaman na meron tayo sa Kanya. Kapag tayo po ay tapat dun sa yaman na ipinagkalob sa atin ng Panginoon, madadagdagan din po ito over time. In the New Testament, sa Bagong Tipan, wala pong pinagkaiba itong konsepto na ito. Kung maalala po natin, sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 31 to 33, to seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What are these things? Things that we need. So Jesus reminded us that when we put God and His kingdom first, we can enjoy His care. Unahin natin yung kaharian at kalwalhatian ng Panginoon. At lahat ng bagay na kailangan natin, Siya na yung bahala doon. Nakakatuwa that God does something here in this verse, in verse 10 of Proverbs 3, that He did not have to do. Dinugtong po ng Panginoong Diyos ang isang pangako dito sa isang utos na ito. Ang utos po ng Panginoon sa atin, ano? Na parangalan Siya sa pamamagitan ng ating unang bunga, to honor Him with our first fruits. And then, anong ginawa niya? Nagbigay po siya ng mabiyayang pangako na pagpapalain niya yung ganong klaseng pagbibigay. At nakakatuwa na hindi lamang niya to pagpapalain ng maliit lang na pagpapala. Overflowing. Mapupuno daw yung ating mga barns. Kamalig. Meron ba tayong kamalig? Ang lalim din ng term na yung barns. Kung saan tayo, kung saan nagtatago ng mga ani. Yun ang pangako ng Panginoon, na aapaw daw yung mga kamalig at aapaw din yung mga sisidlan ng alak ng mga taong magiging tapat sa pagbibigay ng unang bunga nila sa Panginoong Diyos. So God is promising us not just little blessings, but generous, rich, abundant blessings. These are unearned blessings. Hindi po natin pinaghirapan itong mga pagpapalang ito. Ito ay base sa biyaya ng Panginoon. It's all because of His grace. They are the results of God's undeserved love. Now, when I was reading this verse, nung binabasa ko po ito, naalala ko po yung isang pagkakataon kung saan nangako din ng Panginoon na pagpapalain niya yung ganitong klaseng pagbibigay. Kung maalala niyo po, sa libro ng Malakay, sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa Malakay chapter 3 verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Again, makikita po natin na hindi lamang po nangako ang Panginoon ng napakaliit na pagpapala. He promised a flood of blessing, isang bahan ng pagpapala. Napakaraming pagpapala na hindi natin kayang maarok o maintindihan o ipunin siguro. So ang ibig bang sabihin nito, na tayo ay magbibigay sa Panginoon dahil nang umaasa tayo na papayamanin niya tayo bigla? No. We give in thanks for God's grace in Christ.
Ang motibo po natin sa pagbibigay o pagbabalik ng ating yaman at yung ating unang bunga sa tahanan ng Diyos Ama ay hindi upang mapuno yung ating mga kamalig, hindi para umapaw yung mga sisidlan ng ating mga alak. Ito po ay simpleng gantimpala nung ating pagsunod sa Kanya. Ang matalinong tao, a wise person, is productive. Kung ikaw ay matalino, dapat productive ka. And therefore, kumikita ka ng pera. Ang matalinong tao, a wise person, iniipon niya ito. At hindi niya po ito ginagastos kung saan-saan. At ginagamit niya po itong inipon niyang yaman para po sa gawain ng Diyos. At alam niyo po, marami pong makalangit na puhunan, maraming heavenly investments ay napakamahal that it requires storing. Kailangan po natin mag-ipon sa mga makabagong kamalig at mga sisidlan. Saan po ba natin ini-store yung mga pag-aari o mga yaman natin sa mga panahon ngayon? Sa ating mga savings account? Sa investments? Diba? Do you do that? Are we wise enough to invest our wealth sa gawain ng Panginoon? Do we use the wealth that God has given us for His glory? Ayaw niyo po bang lumibot sa buong mundo habang binabahagi niyo po yung salita ng Diyos? Ang sarap na magamit ng Panginoon sa ganung pagkakataon. Gamit yung yaman na ibinigay niya sa atin. At pagkatapos pinagpapala niya, yung yamang ibinigay niya yun sa atin. Nais niyo bang ampunin yung mga batang wala nang magulang? Maari po natin gawin yon sa tulong ng Panginoon. Sa yaman na ibibigay niya sa atin, kung tayo po ay magiging tapat dun sa yaman na ipinagkaloob niya sa atin. Wouldn't you love to start that ministry that you keep thinking about? Minsan, hindi natin masimulan yung isang gawain kasi walang budget. Pero tandaan po natin, ang Diyos ang nagmamayari sa lahat. At kung tayo daw po ay magiging tapat dun sa pagbabalik ng ating unang bunga, pagpapalain niya tayo, at gagamitin niya yung yaman na yun na ibibigay niya sa atin upang simulan yung mga gawain na ito. Wouldn't you love to fund that missionary? Nakakatuwa na dito po sa ating simbahan, marami po tayong sinusuporta ang misyonero. Hindi po ganun kalaki. Pero napakasarap sa loob, di ba? Na makita na maari po natin dagdagan yung suporta na pwede po natin ibigay sa mga misyonaryo na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang parte ng mundong ito. All these things, lahat po ng ito, nagawain ng Panginoon sa panahon ito, kailangan po ng yaman. Kailangan po ng pera. Yun po yung realidad. At kadalasan, ang nagiging hadlang para umusad yung gawain ng Panginoon, walang pera. Ba't ganun? Siya yung nagmamayari ng lahat. Ngayon po, we are embarking on this very huge endeavor. Diba? Yung pagtatayo po ng church building. Hindi na po makikita ni Pastor Aris physically, yung pagtayo ng church building. Pero I believe, nakita niya na yun sa puso niya. Nakasama niyo po siya sa pag-iipon, pag-raise ng funds para sa proyektong iyon. At hanggang sa ngayon po, we are still raising funds. Pero let us be reminded with this first today that God can use us. Gaano man kaliit yung yaman na meron ka. Basta magiging tapat ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya upang maging kagamit-gamit sa gawain niya. At yung building na seemingly antagal ang hirap i-raise kasi napakalaki ng gastos, baliwala po yan sa Panginoon. Ang kailangan lang po natin gawin, unahin yung part natin. Ibigay yung first fruits natin sa Panginoon. We give the first fruits of all that we have. God gives us this gracious promise. Binigay ng Panginoon po itong mapagpalang pangakong ito upang alisin anumang pag-aalala na meron tayo sa ating puso at buhay. Ibinigay niya itong pangakong ito upang alisin yung anumang dahilan para gawin natin upang hindi natin ibalik sa Panginoon yung nararapat sa Kanya. Kasi minsan hindi natin maibalik sa Panginoon yung dapat sa Kanya kasi tingin natin magkukulang. Pero nawa magsilbing paalala po sa atin ito. Basta unahin natin ang Panginoon. Lahat po ng pangangailangan natin, Siya po ang magpo-provide po nun. Sabi po ni Apostle Paul, "He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things?" The God who saved our souls, ang Diyos na nagligtas sa ating kaluluwa,
ay hindi po magkukulang upang ipagkaloob o ibigay lahat ng pangangailangan ng ating lupang pangangatawan. At makikita po natin na ang motibo po natin kung bakit dapat natin ibalik yung ating unang bunga sa ating Panginoon Diyos ay makikita uli sa verse 9. Balik po tayo sa verse 9. Ang sabi po doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. We see here the purpose. Ano po yung layunin kung bakit po natin ibinabalik yung unang bunga natin sa Panginoon? Our motive, yung motibo po natin kung bakit ginagawa po natin lahat ng ito ay para sa karangalan ng Diyos. Yung salitang ginamit po dito, yung salitang honor in Proverbs chapter 3 verse 9, it has to do with weight. Ang tinutukoy po dito, bigat. Kung binibigyan mo ng karangalan ng isang tao, ang ibig pong sabihin nun, ibinibigay mo yung tamang bigat sa kanya. The proper weight, the proper respect. Specifically, this proverb, ina-encourage po tayo na bigyan parangalan ang Panginoon. Sa English, honor the Lord, capital L-O-R-D. Kung mapapansin nyo, yun yung ginamit na term. Capital L-O-R-D, yun, tama. At kapag nakita po natin sa Biblia yung salitang Lord in capital letters, capital L-O-R-D, ito po ay English translation para sa pangalang Yahweh. At ito po yung pangalan ng Diyos. Ni-reveal niya sa bayang Israel. He is saying, He is the great I am. At tayo pong lahat, dapat natin parangalan ang ating Diyos. Dapat natin parangalan si Yahweh sa pamamagitan ng ating yaman. God's existence is the most important factor dapat. Siya po dapat yung pinaka-importanting dahilan every time na bubuksan niyo po yung inyong mga wallet. Every time na magbabayad kayo ng mga bayarin ninyo. Every time na gagawa kayo ng budget niyo. O every time na lalabas kayo, pupunta kayo sa mall at magsha-shopping. Imagine, you can honor God even when you go shopping. As long as you consider how you are to give Him your first fruits. So honoring the Lord with our wealth, yung pagbibigay karangalan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating yaman, it means earning, yung pagkita, paggastos, pag-ipon ng yaman sa isang specific na kaparaanan kung saan na ipapakita natin sa mundo na ang Diyos ang pinaka-importanting bagay sa ating buhay. Marami pong paraan upang mabigyang parangal ang Diyos. Pwede po natin siyang parangalan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng buhay na banal. Maari po natin siyang bigyan ng karangalan sa pamamagitan ng pagsamba. Nabibigyan din po ng karangalan ng Panginoon kapag ipinabahagi po natin yung katotohanan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pero yung isa sa mga pinaka-importanting paraan kung papaano natin mapaparangalan ang Panginoon ay sa pamamagitan ng yaman natin. By giving Him the first of all that He makes available to us. The financial and material provisions. Yung always, yung lagi mong tinatabi yung bahagi ng Diyos muna at ibinabalik mo ito sa Kanya. Ito pong gawaing ito ay nagbibigay karangalan sa Diyos. At alam niyo po, dalawang bagay lang yung pwedeng mangyari sa yaman na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maaring na-honor natin siya or na-dishonor natin siya. Wala pong gitna. Okay? Wala pong gitna. Kung tayo po ay kuripot, if we are stingy, if we withhold the Lord's portion, kung hindi po tayo nagbibigay, hindi natin ibinabalik sa Panginoon kapag tayo po ay tinutulak ng banal na Espiritu, then we are dishonoring the Lord. Pero ang sabi ng Diyos, those that honor me, I will honor. At alam niyo po, binibigyan karangalan ng Panginoon tayo sa kung paanong paraan natin siya binigyan ng karangalan. If we honor Him financially, giving Him the first and the best, then He will see to it that our barns are filled and our vats overflow with new wine. Wala po dapat tayong ipag-alala. Kung kaya parangalan natin ang Diyos, at sigurado, paparangalan niya rin tayo. Gawin natin ito ng may pananampalataya. Gawin natin ito ng may pagsunod sa salita ng Diyos. Gawin natin ito ng may pagsunod sa tulak ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung kinakausap tayo ng Diyos sa oras na ito, ang kailangan mong gawin ay parangalan siya. Tandaan natin, kung paparangalan natin siya ng yaman na meron tayo, sisiguraduhin ng Panginoon
na hindi po tayo magkukulang sa anumang bagay na pangangailangan natin sa mundong ito. Napakagandang konsepto po ng pagbibigay. It's not like we're able to give God anything anyway. Wala naman po tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Sabi po sa Biblia, God owns the cattle on 1,000 hillsides. Ang ibig pong sabihin nun, pagmamayari po ng Diyos lahat ng bagay na nakikita natin. Anumang bagay na meron ka, sa Panginoon yan. Si Solomon mismo nagsabi, naalala po natin si Solomon, the Bible tells us that Solomon was the richest man and the wisest man maybe of all time. Tinignan ko po, may mga nag-try tignan yung equivalent nung yaman ni Solomon to our modern times. And they calculated it's about $2.2 trillion. Okay? So that's more than, I think, combined na worth ng mga mayayamang tao sa panahong ito. Talo niya si Jeff Bezos. Talo niya si Bill Gates. And yet, Solomon said that all that he had given God, lahat nung ibinalik ni Solomon sa Diyos, alam niya, nagaling din naman sa Diyos yon. Hindi galing sa Kanya yon. So giving, yung pagbibigay po natin sa Diyos, it's not a matter of our generosity. Hindi po ito nakabase sa kagandahang loob po natin. The fact that we have anything to give, it is a matter of God's generosity to us. Kaya meron tayong naibibigay sa Panginoon kasi meron siyang ibinigay sa atin. So what are we doing right now? Are we honoring Him for the wealth that He has given us? Do we give to the Lord the first fruits of our time? Do you give the Lord the first fruits of your energy? Do you give to the Lord the first fruits of your money, your wealth? When we give our first and best, kapag binibigay po natin yung una at pinakamainam sa Diyos, pinapakita po natin sa Kanya na Siya yung una at pinakamainam sa buhay natin. It means that God is prioritized. He takes precedent and He becomes our starting point. Siya yung simula ng lahat ng meron sa buhay natin. And frankly, kung dediretsuhin ko po yung bawat isa, ito po yung tanging karapat-dapat lang sa Panginoon. Utang na loob po natin sa Diyos yung una at pinakamainam sa buhay natin dahil ibinigay ng Diyos yung una at pinakamainam sa Kanya. Ibinigay po niya yung kaisa-isahan niyang anak upang maging tagapagligtas natin. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, na nagkatawang tao, namuhay ng banal, ng may pagsunod at pagsakripisyo. Voluntaryong ibinigay ni Jesus yung kanyang buhay para mamatay at ipako sa krus. Dumalo yung kanyang dugo upang bayaran yung parusa para sa ating mga kasalanan. Tiniis niya yung pagkakahiwalay niya mula sa Diyos Ama. Habang niyayakap niya yung parusa nung kasalanan na dapat tayo ang nagbayad. At doon sa krus ng Kalbaryo, maaalala natin, sinigaw niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ginawa po yun ng Diyos para sa atin. Hindi po natin hiniling sa Diyos na gawin niya yon para sa atin. Wala po tayong ginawa upang maging karapat-dapat para doon sa ginawa ng Diyos para sa atin. At wala rin po tayong ginawa upang paghirapan yung kaligtasan na dapat meron tayo. And definitely, God did not owe it to us. Hindi po utang na loob ng Diyos upang bayaran yung kasalanan natin. Dapat tayo yung magbayad nun. Tayo yung may utang. But God did it freely. Ginawa po yun ng Diyos ng may kalayaan. Binigay po ng Diyos yung una at pinakamainam. He gave His first and He gave His best. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. John chapter 3 verse 16. God gave us His first and God gave us His best. God showed His love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. God gave us His first and God gave us His best. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:23. Let us remember God gave us His first and His best. And because God gave us His first and His best,
Should we give anything less? Ibinigay ng Diyos yung pinakauna at pinakamainam. Ano yung ibabalik natin sa Kanya? Yung mga tira-tira na lang ng buhay natin? I hope not. So the question is not how much of our money we should give to God. Hindi po yan paramihan ng zero dun sa cheque na ilalagay niyo po sa box every Sunday. No. We should ask ourselves rather how much of God's money I keep for myself. Kayo lamang po at ang Diyos yung nakakaalam nun. And I think we should take time this morning to reflect and ask God, nabibigyan mo ba siya ng karangalan kapag ibinabalik mo sa Kanya yung yaman na ibinigay niya sa'yo? Gaano naman to kalaki, gaano naman to kaliit. Lahat tayo binigyan ng yaman ng Panginoon. Let's ask ourselves, do you give the Lord the benefit when you manage your finances? Does your spending point others to God and His work? Does the Lord get the first of all your produce? Siya po ba yung nakakatanggap nung unang bunga, nung lahat nung ating inaani, lahat nung ating kinikita? O yung tira-tira na lang, yung ibinabalik natin sa Kanya? Is your financial giving to the Lord a matter of faith? Or is it just a matter of discretionary spending? I hope and pray that you would take time. I wrote some questions here sa ating bulletin. You take time, maybe reflect personally or as a family or within your growth groups this week. And let's ask ourselves, are we honoring God in this aspect of our lives? And as we continue to worship God today, may we be reminded that if we are to be rooted in stewardship, we ought to be good stewards of the treasures that God has given us. Let us pray. Father, forgive us sa maraming pagkakataon na hindi po namin kayo napaparangalan. Dahil po, hindi po namin na ibabalik sa inyo ng tama yung unang bunga ng lahat ng yaman, lahat ng pag-aari, lahat ng kinita po namin sa mga panahong binigay niyo po sa amin. I pray, Lord, that starting today, that you would convict us of this sin. And may we truly honor you with the first fruits of all that we have. Father, it's our prayer that we become sons and daughters who bring glory to your name through the gifts that we give you. We thank you, Father, for your reminder. And I pray, Lord, na patuloy po kayong mangusap sa amin upang sumunod sa ipinapagawa niyo po sa amin sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.